Inontra ng Chinese Embassy ang mga pahayag na ito ng Malacanang tungkol sa pagpapadeport ng mga Pilipino sa China kung paalisin ng ilegal ang Chinese workers sa Pilipinas. Yung mga Chinese dito, hayaan mo yan. Nandito magtrabaho, hayaan mo. Bakit? We have 300,000 Filipinos in China. Kaya hindi ako magsasabihin, umalis kayo dito, deport ka doon. Eh kung bigla, paalisin yung doon, 300 of them. That is what the Chinese ambassador told me during dinner. That if this government will just deport Chinese, not in accordance with law, then we will also do the same. That's tit for tat. Sabi pa ni Presidential Spokesman Salvador Panelo, sa tingin niya, hindi naman ito banta. Sinabi rin daw ni Chinese Ambassador Zhao Zhenhua na alam niyang hindi ito gagawin ng Philippine government. Pero sabi kahapon ng Chinese Embassy, wala silang sinasabing magkakaroon ng tit for tat approach kung magde-deport ang Pilipinas ng mga Chinese na ilegal na nagtatrabaho sa bansa. Tutugunan daw ng China ang isyu ng mga dayuhang ilegal na nagtatrabaho roon alinsunod sa kanilang mga batas. Kinikilala raw ng China ang mga batas ng Pilipinas kaugnay sa mga dayuhang manggagawang narito. Batid nilang hindi nga dapat nagtatrabaho ang mga Chinese worker ng ilegal sa kahit anong bansa kabilang po ang Pilipinas. Umaasa ang China na tutugunan ng Pilipinas ang isyu ng illegal workers alinsunod sa batas. Sagot naman kanina ni Panelo, hindi partikular na Pilipinas ang binanggit ng Chinese ambassador sa pagtalakay nila ng deportation ng illegal foreign workers. Ang tinutukoy raw nila ang pagtugon ng mga gobyerno ng iba't ibang bansa tungkol dito.